araw Pilipinas, ako po si Mavel Arive at ito ang programang Pinoy Health and Wellness para maghatid sa inyo ng dagdag kaalaman tungkol sa usap ng pangkalusugan. Napag-alaman kay Public Health Expert Dr. Willie Ong na nasa 80% ng kaso ng human immunodeficiency virus ay dulot ng sex. Nagbigay din ng doktor ng tips para makaiwas sa HIV. Kung ano-ano ito, narito ang aking report. Maaaring maipasa ang human immunodeficiency virus sa maraming paraan. Ito ang binanggit ni Dr. Willie Ong kung saan ang pinakamabilis umanong paraan ng pagpasa ay sa pamamagitan ng sex o pakikipagtalik. Napag-alaman sa base sa tala ay nasa 80% ng HIV cases ay dahil sa pakikipagtalik o sex, habang ang 20% ay mula sa intravenous drugs, pagbubuntis ng inang may HIV at pagsali ng kontaminadong dugo. Sinigundahan din ito ng Department of Health kung saan nabatid na nasa 65,463 ang bilang ng mga nagkaka-HIV simula 1984 hanggang March 2019 dahil sa sex. 94% sa naturang bilang ay mga lalaking nakipagtalik sa kapwa-lalaki, habang 50% sa mga ito ay mga lalaking edad 25 hanggang 34 na parte ng productive age o workforce group, samantalang 31% ay edad 15 to 24 years old na parte ng younger population at learning institution. Napag-alaman ding Pilipinas ang may pinakamabilis na paglaki ng bilang ng kaso ng HIV sa Asia-Pacific region. Ayon kay Doc Willie, ang HIV ay pwedeng mauwi sa acquired immunodeficiency virus o AIDS kapag hindi nalunasan. Dahil dito, may mga paraan si Doc Willie para makaiwas sa HIV sa pamamagitan ng tinatawag niyang ABC tips. Giit ng doktor, dapat anyang tandaan ang letrang A o abstinence o ang pag-iwas sa pakikipagtali kung kani-kanino para maiwasan ang hawaan. Sumunod dito ang letrang B o be faithful na pagiging tapat sa kinakasama at pagkakaroon ng isang relasyon lamang. At ang C ay ang condom o palaging paggamit ng condom bilang proteksyon sa sakit. Hinikayat din ng doktor na magpa-HIV test ang mga sexually active dahil nabatid na pinapayagan na ngayon ang mga minor de edad na gumamit ng HIV test kahit walang parental consent. Pinaalalahanan naman ng doktor ang publiko na iwasang i-discriminate ang mga taong may HIV sa halip ay tulungan anyang palakasin ang kanilang kalooban. Ayun naman pala, lagi natin iisipin ang ABCs na binanggit ni Doc Willie upang makaiwas sa sakit na HIV. Again, abstinence, be faithful at condom. Truth naman, though siguro yung marami magre-react sa abstinence. Kaya nga po may condom para kung hindi talaga kayang iwasan, gumamit ng proteksyon dahil napatunayan na rin, lalo na po sa bansang Thailand, na effective sa pagpigil ng pagkalat ng sakit na HIV ang paggamit ng condom. And take note din na hindi dapat katakutan ang mga taong positibo sa HIV dahil hindi naman po ito agad-agad nakahahawa. Tsaka diba, dapat nga i-boost yung moral nila para labanan nila yung sakit nila at hindi sila ma-down sa kanilang buhay. Kamakailan lang ay idineklara ng Department of Health ang National Dengue Alert sa bansa. Ngunit paano nga ba tayo makaiiwas sa pagkakaroon ng sakit na dengue? Alamin natin yan sa report na ito. Dineklara ng Department of Health ang National Dengue Alert noong July 15 dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue sa piling rehiyon sa bansa. Ang dengue ay isang acute viral infection na madalas tumatama sa mga bata at mga sanggol, pero ngayon ay wala na anyang pinipiling edad. Para maiwasan ang patuloy na paglaganap ng naturang sakit, may paalala ang Department of Health. Naglunsad ang ahensya ng 4S campaign na dapat anyang sundin ang bawat isa para makaiwas sa pagkakaroon ng dengue. Ang una ay search and destroy mosquito breeding places. Ibig sabihin, ang pwedeng pangitlugan ng lamok gaya ng naimbakang tubig, timba, kanal, gutter at iba pa ay dapat sugpuin at panatilihing malinis. Pangalawa ay self-protective measures gaya ng pagsusuot ng mahabang damit at mosquito repellent para hindi basta-basta makagat ng lamok. Pangatlo ay seek early consultation on the first sign and symptoms of the disease. Ibig sabihin, kapag nakitaan na ng sintomas ng
dengue ay huwag mag-atubiling magpatingin sa doktor para maagapan agad ang sakit. Ang mga sintomas ng dengue ay pagkakaroon ng lagnat mula 2 hanggang 7 araw na may kasamang pananakit ng ulo, panghihina, pananakit ng katawan, pananakit ng mata, walang ganang kumain, pagsusuka, pagdumi at skin rashes. At ang panghuli ay say yes to fogging if there is an impending outbreak. Pinaalalahanan ng DOH na pumayag magpausok ng mapatay ang lamok sa inyong lugar para maiwasan din ang pagdami ng posibleng may dalang dengueng lamok. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention, walang tiyak na gamot para malunasan ng dengue. Ang maaari lamang anya ay gamutin ang mga sintomas at kaagad na magpatingin sa doktor. Napagalaman ding ang lamok ay nangangagat 2 oras matapos sumikat ang araw at 2 oras bago lumubog ang araw. Tandaan natin na laging linisin ang mga lugar na maaaring pugaran ng mga lamok na nagdadala ng sakit na dengue. Kasi dito naman talaga nagsisimula ang lahat. Kapag pinabayaan natin yung pwede nilang pugaran, ang tendency is mangitlog sila ng mangitlog. Dadami ng dadami na pwedeng may dala na ring virus ng dengue. And sa mommies naman and daddies dyan, huwag basta-basta hayaang maglaro kung saan-saan ang inyong mga anak, lalo na kung bata pa. Kasi baka hindi nyo nababantayan, makagat na ng lamok na may dalang dengue. At syempre, kapag nakakitaan agad po ng sintomas, ay agad na magpunta sa mga health center or ospital na malapit po sa inyong lugar para agad malunasan. Dahil again, ulit-ulitin po natin, ay ang dengue po ay posibleng makamatay kapag hindi na agapan na. Napag-alaman naman po sa isang pag-aaral sa Harvard na dapat nang itigil ang pag-inom ng gamot na aspirin, lalo na sa mga taong hindi nakararanas ng atake sa puso o na stroke. Kung bakit, narito ang aking report. Napag-alamang may mga taong umiinom ng aspirin o anti-inflammatory o pain reliever para maiwasan ang atake sa puso. Nirerekomenda ang pag-inom na mababang dosage ng aspirin sa mga taong nakararanas ng atake sa puso o mga na-stroke at sa mga taong napag-alaman na mayroong sakit sa puso pero hindi sa mga simpleng sakit lamang. Pero lumabas sa isang medical study na kailangan na umanong itigil ang pag-inom nito kung walang heart disease dahil posible itong makapagdulot ng masama sa puso. Ayon sa pag-aaral ng Harvard and Beth Israel Deaconess Medical Center, may humigit kumulang 6.6 million katao ang umiinom ng aspirin kahit na hindi sila niresetahan ng doktor. Habang nasa 10 milyong tao naman ang umiinom ng aspirin araw-araw para maiwasan ang mga komplikasyon. Ayon kay Dr. Colin O'Brien, ang isang senior internal medicine resident sa Israel, marami pa rin pasyente ang nalilito tungkol sa epekto ng pag-inom ng aspirin. Pero noong March 2019, may pagbabagong ginawa sa guidelines mula sa American Heart Association and American College of Cardiology. Ang mga taong edad 70 pataas na walang sakit o komplikasyon sa puso at ang mga edad 70 pababa na nakararanas ng digestive tract bleeding ay dapat iwasang uminom ng aspirin. Samantala, ang mga taong nasa edad 40 hanggang 70 taong gulang na may komplikasyon sa puso ay mas nangangailangan ng 75 hanggang 100 milligrams ng aspirin araw-araw pero nasa tamang pagre-reseta ng doktor. Kinakailangan din anya ang aspirin sa mga taong inatake sa puso para maiwasan ang pagkaulit ng atake pero depende sa doktor. Nagbigay paalala si Dr. O'Brien sa mga doktor na pag-usapang mabuti kung paano at kailan lamang iinumin ang gamot na aspirin. Gayun din, hindi anya dapat mahiyang magtanong sa doktor ang mga pasyente tungkol sa epekto ng nasabing gamot. Ito talaga ha, it's a must naman na bago uminom ng kung ano-anong gamot, lagi po munang kumonsulta sa mga espesyalista o doktor. Kasi of all people, sila po ang nag-aral ng maigi para po sa tamang gamot sa iba't ibang uri ng karamdaman. Tsaka marami na pong insidente na dahil sa maling gamot, nagkakasakit o naalalagay pa sa alanganin ang ating kalusugan. Kaya para na rin po sa ating sariling seguridad, humingi muna ng reseta sa doktor sa tamang gamot para sa inyong karamdaman.
Ngayon naman, dumako tayo sa usapang video games addiction. Ako, maraming makaka-relate. Pero ang tanong, tama nga bang tawaging addict ang mga taong mahilig sa video games? Ano ang basihan nito? Alamin natin yan sa report na ito. Sa panahon ngayon, maraming mga kabataan ang nahuhumaling at na-addict sa video games. Ayon kay Dr. John Carandang, psychologist sa Trinity University of Asia, maituturing na addiction ang isang gawain kung ito ay sobra na at hindi makontrol na maaari makapagpabago sa behavior at lifestyle ng isang tao. So, anything na in excess, mm-mm, na hindi mo na siya makontrol, mm-mm, is a form of addiction. Mm-hmm. So, halimbawa, mahilig ka sa kape. It's a coffee addiction. It can be. Mahilig ka sa porno. It's a porno addiction. Mm-hmm. Mahilig ka sa computer. It's also a computer addiction. Ito yung addiction na talagang hindi mo na makontrol yung kahiligan mo. Mm-hmm. Na nababago na yung iyong mindset. Mm-hmm. Even your lifestyle, Doc. Even lifestyle and specifically your behavior. Iyan. Yung talagang to the point na talagang ang mundo mo ay gumagalaw na dito sa computer shop. Paliwanag ni Dr. Carandang sa mga magulang, dumaraan sa pag-aaral ang isang tao para masabi kung ito ay may addiction. Maaari na ang isang bagay ay ginagawa lang kasi para sa kanilang leisure o libangan. Ayon pa kay Doc, kailangan mag-ingat ng mga magulang sa pagsasabi ng adik sa kanilang mga anak sa paglalaro dahil posibleng manong ma-depress at lumayo sa kanilang mga anak. At ang pinakamalala, tuluyan silang mauwi sa addiction. Hindi naman kasi kailangan natin sabihin na pag naglaro yung anak mo, addict na. Sa panahon ngayon, ang leisure time nila is online games. Correct. Okay? Nagkataon lang na panahon nila is talagang online games. Mm-hmm. Sa panahon namin, iba naman ang paglalaro. Mm-hmm. Pero kung itong batang ito, more than 70% na ng kanyang buhay, ng kanyang araw, hook na doon, at nakikita mo na may iba na yung temperament niya. Mm-hmm. Halimbawa, pinatay mo yung computer, kaya kanyang ipagpalit. Sa computer? Sa computer. Oh my gosh, okay. There's something wrong with that. Tingin ni Doc Carandang, importanteng firm ang mga magulang sa kanilang mga desisyon para mas madaling magabayan ang kanilang mga anak. So, sasabihan mo yung magulang bilang magulang. O, saan ka naman pupunta? Sa computer shop na naman, maglalaro kaya. Ano ka ba? Para kang addict dyan. Mm-mm. Itong batang ito mag-iisip. Ah, addict na nga ba talaga ako? Addict na nga ba ako? Or, di addict, sige. Ang dating ngayon is, ang bata ngayon, mas nakakakita na siya ng identity, mm-mm, ng sense of belongingness doon sa mundong kanyang ginagalawan. Mm-hmm. Na kaysa umuwi ng bahay, I will just play and then enjoy the moment with other gamers. Agree ako dyan ha, tama naman kasi hindi naman porket mahilig sa video games, addict na. Tsaka diba sabi nga, yung tao daw, the more na tinatag natin sila sa actions na hindi naman nila gawain, lalo silang natitrigger na maging ganun na lang. So dapat sensitive din tayo sa ganitong pagkakataon kasi hindi natin alam, may malaki na palang effect sa pagkatao na tawagin silang addict. At syempre, dapat alamin natin ang basihan nito bago sila itag o i-judge na ganun. Dumako naman po tayo sa topic na somehow related sa parent-child relationship na tungkol pa rin po sa video game addiction. Maraming kabataan ngayon ang na-addict at nahuhumaling sa mga video games. Nako, mga mommy at daddy, ayon po sa mga doktor, napakalaki at napaka-importante ng role natin ukol sa isyung ito. Pero kung ano-ano ba ang maaari nating gawin para maiwasan o mapigilan ang ating mga anak sa tuluyang pagka-addict sa video games, narito ang aking report. Napag-alaman kay Dr. John Carandang, psychologist sa Trinity University of Asia, kadalasang naglalaro ang mga kabataan para sa kanilang leisure at ito ay controllable. Pero nagbabala si Dr. Carandang na ilan sa mga kabataan ngayon ay impulsive at aggressive na pagdating sa video games. Sa panahon ngayon, ang leisure time nila is online games. Kasi may mga bata talaga na naglalaro ng game, ng computer games, na kaya pa kontrolin. Pero meron akong mga ilang kakilala na
paano ko makontrol to, yung pagiging impulsive, pagiging aggressive. Ayon kay Dr. Karandang, mahalaga ang gampanin ng mga magulang at ng kanilang parenting styles para mapigilan ang kanilang mga anak na tuluyang mauwi sa video gaming addiction. Dagdag pa ni Dr. Karandang, mahirap paliwanagan ng isang bata na kumonsulta sa mga espesyalista kung siya mismo ay hindi tanggap na siya'y may kinaaadikan. Dagdag pa ng doktor, kailangan unawain ng mga magulang ang kanilang mga anak kapag nalagay sa ganitong sitwasyon. Kasi kailangan unawain mo rin yung bata na, anak, medyo ilang oras ka na dyan. Kaya mo pa ba? Kung hindi mo na kaya, usap tayo. Huwag mong pagalitan. Kasi the more na lalo mong pinagagalitan na pagbawalan mo yung pag-computer, that's the time na lalo silang gumagawa ng paraan para mapahaba pa yung oras nila. Payo ni Dr. Karandang, dapat tutukan ng mga magulang ang kanilang mga anak sa kanilang ginagawa at mag-set ng time limit sa paglalaro. Dapat rin giit ng doktor na iparamdam ng mga magulang na at home at accepted ang kanilang mga anak kapag sila'y nasa bahay pero mananatiling firm ng kanilang authority pagdating sa pagbabawal sa paglalaro. Ang magulang ay pauuwi yung bata at nararamdaman ng bata na hindi naman sa accepted sa bahay, bakit pa sa uwi? Kapag ang bata ay umuwi ng kanilang tahanan at sila'y payapa, they won't go out to play online games with other friends. Payo naman ni Dr. Karandang sa mga kabataan, sundin ang kanilang mga magulang para maiwasan ng tuloy ang pagka-addict sa mga video games. Ayan po ha, sa ating mga parents, huwag po nating unahin ang galit. Sabi nga sa report, hindi ito makatutulong dahil posibleng mas mapalayo pa ang loob ng mga anak natin at lalong mahumaling sa video games. Dapat po ay intindihin at unawain natin sila. Magkasundo at bigyan ng sapat na oras ng paglalaro ang inyo pong mga anak. Win-win situation, kumbaga. Sa mga kabataan naman po, huwag masyadong matigas ang ulo, maging responsable at sundin ang mga magulang. Hindi naman bawal ang maglaro, pero huwag naman yung sobra-sobra. Ika nga, lahat ng sobra ay masama sa katawan. Kaya lagi nating tandaan na mas mabuti nang mawala ang video games kaysa sa family relationship. Hashtag proper communication is the key. Samantala, dako na po tayo sa ating last report na tungkol naman sa reklamo. Alam nyo ba na ang pakikinig pala ng mga hinaing ay pwedeng magdulot ng masama sa kalusugan? Kung paano, narito ang aking report. Lubhang nakasasama sa utak ang mga nasasagap na reklamo. Ito ay ayon sa pag-aaral ni Jessica Hollinger at naitala naman sa truththeory.com. Kung saan ang pagrereklamo o kahit ang mismong reklamong naririnig sa ibang tao ay nakapagpapalabas at nakapagdaragdag ng stress hormones. Sabi ni Hollinger, kapag na-stress ang isang tao ay nagdudulot ito ng hormonal changes at pwede ring simula ng iba't ibang sakit gaya ng atake sa puso. Ayon din kay Hollinger, ang nasabing stress hormones ay masama rin sa mga ugat sa utak dahil pwedeng magresulta sa pagputok dito. Dagdag pa ni Hollinger, maaari ring mapeste ang cognitive abilities ng isang tao dahilan para pumalpak ang utak na lumutas ng problema at gumawa ng tamang desisyon. Napag-alaman kasing malaking distraction o sagabal sa pag-iisip ang naririnig na reklamo lalo pa at ito'y negatibo. Idiniin din sa pag-aaral na ito na malaki ang chance na mabahira ng negatibo at mahawa sa init ng ulo kapag nakarinig ng mga hinaing. Sabi ni Hollinger, ang paulit-ulit ding pakikinig sa mga hinaing ng iba ang nagpapatunay ng malaki nilang dissatisfaction na hindi malayong ma-adapt. Maaari anyang gayahin ang ganitong gawain at ang iba naman ang ma-stress sa iyong reklamo. Ayon naman sa librong No Complaining Rule ni John Gordon, ang pakikinig sa mga reklamo ay katumbas ng paglanghap ng usok ng Yossi. At ang mga nagre-reklamo naman anya ay maihahalin tulad sa mga taong adik sa sigarilyo. I'm sure lahat naman sa atin eh somehow may mga hinaing sa buhay, whether sa eskwela, trabaho, pamilya, kaibigan, relasyon, asawa, etc. etc. Pero siguro unti-unti
yung kumbaga e bawasan yung pagiging vocal sa mga ganitong reklamo na to the point na kung kani-kanino na lang nagsasabi kahit hindi naman ka-close. Imagine, pwede yung magdulot ng masama, hindi lang sa sarili mo, kundi sa taong nakaririnig na rin nito. Siguro mas makabubuti rin pag kung sobrang sama ng loob natin, ganyan yung mga reklamo, eh magdasal na lang muna o kaya ay pakalmahin muna ang sarili para at least hindi ganun ka-hype kapag nagkwento. So less stress din doon sa makikinig or makakarinig at less risk sa mga sakit na naidudulot ng sobrang stress. At ayan na nga po ang kabuuan ng programang Pinoy Health and Wellness. Ako po ulit si Mavel Arive. At para laging updated sa amin, pwede nyo po kaming i-follow sa Deezer H News Television FB and YouTube Live Channel at sa DeezerHNews.com. Magkita-kita po ulit tayo bukas sa susunod na episode para sa panibagong kapupulutan ng aral tungkol sa ating kalusugan. Dahil tandaan, health is wealth.